the truth. Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa Know the Truth sa TV Maria. Sa ngalan po ni Father Abe Arganiosa, ako po si Attorney Marwil Yasus OP ng Company of St. Dominic at ng Catholic Faith Defenders. Makakasama po ninyo sa pagtatanghal na ito. Tayo po ay mapalad sapagkat makakasama po natin sa palatuntunan ang ating kaibigan na matagal na rin po nating naging guest dito at ngayon po ay nagbabalik, walang iba, isang pinagpipitagan ng Catholic Apologist sa Rojas City, ang aming kaibigan, si Brother Dwayne Yan. Magandang araw sa iyo, Brother Dwayne. Magandang araw din sa iyo, Attorney. At nagagalak po ako muling makasama ka sa ganitong talakayan po. Naway pagpalain tayo ng Panginoong Diyos sa araw na ito. Mm-hmm. At alam niyo po, si Brother Dwayne ay talaga namang napaka-aktibo sa pagdepensa sa ating pananampalatayang Katolika sa pamamagitan ng social media. Meron siyang vlog. Ano nga palang vlog mo? Dwayne Yan po. At saka yung vlog ko po is thebladeoftruth.org. Thebladeoftruth.org. Sa mga gusto pong bisitahin ng vlog na yan ay talagang napakaganda, lalo na po pagdating sa biblical commentary at biblical exegesis. Dwayne Yan ang kanyang pangalan sa Facebook. Meron ka bang Twitter, kapatid? Wala po. Pero madasit po akong mag-contribute doon sa kay Father Abe sa kanyang vlog na Splendor of the Church. Yes, opo. So talaga nagkakaisa lahat ng mga manananggol ng pananampalatayang Katolika. Ang pangunahing pananampalataya ng ating simbahang Katolika ng lahat ng mga Kristiyano ay ang dogma ng banal na Santatlo o yung Santissima Trinidad. Sa English, the Blessed Trinity or the Holy Trinity. Napakahirap po itong unawain sapagkat ayon nga sa ating pananampalataya, ito po ay misteryo. Hindi po natin lubusang mauunawaan, pero may mauunawaan tayo. At tutulungan tayo ngayon ni Brother Dwayne upang talakayin natin ang paksang ito. Brother Dwayne, pag sinabi bang Blessed Trinity, anong pagkahulugan nito sa ating pananampalatayang Katoliko? Pag sinabi po natin Blessed Trinity ay meron po tayong iisang Diyos at meron pong three divine persons. Iisang Diyos po, hindi po tatlong Diyos. No? Para po sa pag-uunawa ng lahat kasi po madalas po tayong misinterpret at pagbintangang tatlo po ang Diyos natin. So, maliwanag po, pag sinabing Blessed Trinity or Holy Trinity, yan po ay merong iisang Diyos at merong tatlong persona or three divine persons. Mm-hmm. Napakalino naman po yun sapagkat ang Kristyanismo, katulad po ng Islam at ng Judaism, we are a monotheistic religion. Ibig sabihin, iisang Diyos lamang ang ating kinikilala at wala nang iba. Pero ang pagkakaiba po ng Kristyanismo sa Islam at sa Judaism, bagamat meron tayong kinikilalang iisang Diyos, pero sa iisang Diyos na yan, meron pong tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kapatid na Dwayne, pag sinabi nating iisang Diyos, anong ibig sabihin nito? Saan po ba ang pagkakaisa o ano ang pagkakaisa ng tatlong persona sa iisang Diyos? Isa po sa pagka-Diyos talaga. Kasi po ang sabi po ng Panginoong Jesucristo doon sa John chapter 10 verse 30 ay I and the Father are one, or ako at ang Ama ay iisa. Na madalas pong minamali po ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, katulad na lamang po ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, madalas po ay sinasabi nilang hindi po ito nagkakaisa sa pagka-Diyos, kundi ay iisa lamang po sa layunin. So meron po silang ginagamit na dalawang versions, no? Yung isa ay English version na nakasulat na I and the Father are united. At saka yung kay Lamsa, no? Pero kung titingnan po natin sa original text sa Greek, ay ganito po ang ating mababasa sa John 10:30 ng Greek po. Ego kai ho pater hen ismen.
Mababasa po natin dito, binabanggit dito yung hen na Greek na neuter po. At ang katumbas po niyan sa Hebrew ay va'ani ve'ha'av ekhad. Na ibig sabihin po ng ekhad ay iisa. Yun pong kung susundin po natin yung ginagamit nilang mga translations, kadagaya po ng isang English translation na ginamit nitong si Ginoong Bintilasyon para ipagtanggol na united daw, nagkakaisa daw sa layunin, ay mali pong salin yun. Sapagkat kung titingnan po natin, yung united po ay hindi ikhad, kundi po meyokhad. Ano po ang patutuo natin? Dito po sa Hebrew Dictionary, dito po sa page 803, ay ganito po ang ating mababasa. Sinasabi po dito, ang united ay meyokhad. At hindi po meyokhad ang nakasulat sa Hebrew New Testament na John 10:30, kundi ikhad. Mm-hmm. Hindi po, kahit po sa Tagalog, kung titingnan po natin eh, malinaw po sa sikat ng araw yung sinasabi ng Panginoong Hesus, ako at ang Ama ay iisa. Hindi po sinabi na ako at ang Ama ay nagkakaisa. Mm-hmm. Okay, maraming salamat kapatid na Dwayne. Napakahaba po ng paliwanag. As usual, ay nagwa-warm up pa lang po si Brother Dwayne. Sa ikaliliwanag ng lahat, ang sinasabi po ng Iglesia Katolika, iisa sa pagka-Diyos. Kung ano ang pagka-Diyos ng Ama, ganun din ang pagka-Diyos ni Kristo at ng Espiritu Santo, sapagkat sila iisa sa kanilang pagka-Diyos. Ang binabanggit po ng ating mga kaibayos sa Iglesia ni Kristo, ay yung pagkakaisa daw na yon ay sa layunin. Sa adikain. Ang sinasabi natin dito, mali po ang kanilang pangunawa sa Juan 10:30. Kapatid na Wayne, paano pa pa ba natin mapapalawig yung pagpapaliwanag na mali yung sasabihin na iisa ang Diyos sa layunin? Oo. Isa pa po, sa makikita po natin dito, iko-correct po natin yung madalas nilang, yung pinakapaborito nilang translation, yung lam sa translation. Yes, at alam natin na yan talaga ay paboritong salin ng Iglesia ni Cristo. Na ipinagpipilitan po nito, nitong mga ministro ng Iglesia ni Cristo, na ito po daw ay ang katutubong wika ng Panginoong Hesus. Mm-hmm. Kung susuriin po natin, wag po tayong magpapaloko, ito po ay hindi po Galilean Aramaic. O Galilean Aramaic. Kasi po ang Galilean Aramaic po ay ito po yung katutubong wika ng Panginoong Hesus. Ito pong lam sa translation ay ibinatay po sa Syriac. Mm-hmm. Oo, yung tinatawag na Aramaic Peshitta. Magkaiba po yun sa Galilean Aramaic. Ito po ay naging widespread po lamang ito matapos na mamatay yung Panginoong Hesus. At alam po natin marami po sa mga Bible scholars ang hindi po sumasang-ayon sa pagsasalin o sa doon po sa kine-question po nila yung pagsasalin ni George Lamsay. So madaling sabi, itong Lamsa translation na ibinatay sa Syriac Aramaic na nasa Peshitta, ito ay lumaganap lamang matapos ng mamatay at muli mabuhay ang Panginoong Hesukristo at hindi ito sinasang-ayunan ng napakaraming dalubhasa o scholar sa banal na kasulatan sapagkat marami pong mga pagsasalin sa Lamsa translation na napakalayo ang alalahanin po natin na ang bagong tipan ay orihinal na nasulat sa Griego. Amen. Kaya hindi po safe for exegetical purposes. Ngayon, Brother Dwayne, doon sa John 10:30, ano ba talaga ang kahulugan noon? Kung ating pagbabatayan, yun nga, yung nasabi mo kanina at yung binasa sa Greek New Testament, ito ba'y pagkakaisa sa diwa, pagkakaisa sa layunin? Anong pagkakaisang tinutukoy dito nung sinabi ng Panginoong Jesucristo na ako at ang Ama ay iisa? Iisa sa ano? Oo. Isa po, iisa talaga sa pagka-Diyos. Mm-hmm. Dahil kung itataas lang po natin, doon po sa John 10:28, ganito po ang ating mababasa sa John chapter 10, verse 28. I give them eternal life, and they shall never die. No one can snatch them away from me. So kung titingnan po natin dito, at sa 27 po, itataas po natin ng konti. My sheep listen to my voice, and I know them, and they follow me. Tapos po sa 28,
I give them eternal life and they shall never die. No one can snatch them away from me. Kung titingnan po natin, katulad po ng kanilang paniniwala na si Kristo ay tao lang, eh paano po ito magagawa ng isang tao lang? Mm-hmm. So, tapos po, makikita po natin ito, sinabi ng Panginoong Kristo, ako at ang Ama ay isa. Kaya nga po, nagalit po yung mga Hudyo dito eh. Mm-hmm. Oo. Naintindihan po ng mga Hudyo na nakakinig sa ating Panginoong Hesukristo kung ano talaga ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga nakita po natin dito sa mga susunod na bersikulo, eh may ginawa po ang mga Hudyo. Babatuhin nila ang Panginoong Hesukristo. Sa verse 31, ganito po ang ating mababasa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ay isang tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Naunawaan ng mga Hudyo, mga minamahal, ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo, kaya sila dumampot na bato at babatuin ang Panginoong Hesus sa kasalanang pamumusong o blasphemy, which was a religious offense. Dahil ayon sa kanila, si Kristo, bagamat tao, ay inaari niya na siya'y Diyos. Eh, iwinasto ba? Kung maliman yung mga Hudyo dito, iwinasto ba ng Panginoong Hesukristo ang kanilang maling akala, kung mali nga kanilang akala, kapatid na Dwayne. Kaya nga po, galit na galit doon ng mga Hudyo eh. Kaya nga po, babatuhin din ang Panginoong Isos eh. Dahil hindi sila sangayon na ang Panginoong Isos at ang Ama ay isa sa pagka-Diyos. At hindi sinabi ng Panginoong Hesukristo, teka muna, mali ang unawa ninyo. In fact, kung tutusin mga minamahal, kung si Felix Manalo ay nabubuhay na ng panahong yaon, bagamat isa siya sa mga kumuha ng bato na ipupukol sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po yan? Posible po yun eh. Na baka na isa sa mga doon sa mga babato sa Panginoong Hesus ay si Felix Manalo. At lahat ng mga iglesia ni Kristo sasabihin, ikaw na tao ay nagpapakunwaring Diyos. Hindi po malayo sa panahon natin ngayon. Ang, diba, marami pong nagagalit sa atin eh. Sa tuwing pinapatunayan po natin ang Panginoong Hesus ay Diyos, eh, marami pong nagagalit eh. Ngayon, kapatid na Dwayne, dumako naman tayo matapos po nating ipangaral ang ibig sabihin ng Jes 30:1. Ano pa yung mga pinagbabatayang talata ng Iglesia Katolika at ng napakaraming Kristiyano hinggil sa Banal na Santadlo or Holy Trinity? Isa sa mga alam kong ginagamit dito, correct me if I'm wrong, ay ang Genesis chapter 1 verse 26. Okay po. Na kung ating babasahin po sa Banal na Kasulatan, ganito po ang ating mababasa dito sa King James Version, Protestant Bible. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Ang sabi dito, and God said, let us make man according to our image. Eh, alam nyo, tinututulan ito, kapatid na Dwayne. Ano bang sinasabi nila dito bilang pagtutol sa talatang ito na nagpapatunay sa ating pananampalataya tungkol sa Holy Trinity? Anong sabi nila? Una po muna, sinasabi po nila dito, madalas, hindi daw ang Panginoong Hesus at ang Espiritu Santo ang kasama dito ng Ama sa pagdalang. Oo, sabi po nila dito ay ang mga anghel. O, ibig sabihin pala yung mga anghel, co-creator. Oo, co-creator. Nauna po muna, basahin po natin muna sa original text ng Hebrew. At ganito po ang ating mababasa sa Genesis 1:26. Bayomer Elohim naase Adam Betsalmeno. Ang ito pong Elohim na binabanggit dito, ito po yung counterpart ng term na God, na yung Elohim po ay plural, yung singular po ng Elohim ay God. At mababasa po natin dito, no, hindi po ito anghel. Ano pong patutuo na ito po ay ang Holy Spirit at saka si Kristo? Unahin po muna natin. Dito po sa Genesis 1 and 2,
makikita po natin na ang Holy Spirit po ay nandoon na, mm-hmm. no? Basahin po muna natin sa English Bible sa Genesis 1 and 2. Patotoo po na ang Espiritu Santo po ay kasama ng Ama noong panahon sang ng paglalang, no? Ito po ang ating mababasa. The earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness, and the Spirit of God was moving over the water. Narito po ay maliwanag po na sinasabi ang Spirit of God, na madalas po ay minamali po ng ating mga kapatid sa saksi ni Jehovah, yung kanilang New World Translation Bible, na kung babasahin po natin sa para po sa maliwanagan po ang marami sa atin, ganito po ang mababasa natin sa New World Translation. Ganito po ang mababasa natin sa New World Translation ng mga kapatid nating saksi ni Jehovah, na idinideny po nila na ang Holy Spirit po ay kasama sa pagdalang. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and desolate, and there was darkness upon the surface of the watery deep. And God's active force was moving about over the surface of the waters. Eh, napakalaki pong pamumusong sa Espiritu Santo. Imagine yung Spirit of God, yung Holy Spirit, ginawang God's active force. Anong masasabi natin sa ganyang pagkalikot sa salita ng Diyos na ginawa ng mga saksi ni Jehovah? Una po, basahin po muna natin yung sa Hebrew text para po sa kikalilinaw ng mga kapatid natin. At ita-translate po natin kung paano po uunawain yung sa original text po ng Genesis 1 and 2. Ganito po ang ating mababasa. Veha'aretz ha'ita tuhu babuhu vehoshek alfini tihum veruwa Elohim. Dito po sa Genesis 1 and 2 ay mababasa po natin o napakinggan po natin yung Hebrew word na veruwa Elohim. Yung V po ay conjunction an. Yun pong ruwa ay counterpart po nun ay spirit, at yung Elohim ay God. So kung itertransit po natin yun, ay Spirit of God talaga. Hindi po yun active force. Uh-huh. At wala po tayong mababasang Hebrew lexicon or Hebrew dictionary na yung ruwa ay, ang definition ay active force. Uh-huh. Dalawa pong main definition doon na Attorney Mars, no? Una, spirit or wind. Uh-huh. Or breath. Oo, breath. Kasi ruwah. Oh. Yan po ang sa wikang Hebreyo. So napakalinaw na para maiwasan ang katotohanan na may kasama ang Diyos sa paglalang, at isa doon ang Espiritu Santo, ay talagang minamali ng Jehovah's Witness ang kanilang salin. At dito po'y sukul na sukul sila sa kanilang pagkalikot sa salita ng Diyos. Eh alam nyo naman, kapatid na Dwayne, at maliban sa Genesis chapter 1 verse 2, kapatid na Dwayne, na malinaw na binabanggit na kasama ng Diyos sa paglilikha ang Espiritu ng Diyos o ang Espiritu Santo. Sa isang talata ng Biblia, dito sa Job 33:4, ganito naman ang ating mababasa. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. Amen. At ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. The Spirit of God is the breath of the Almighty. Hindi active force, na gaya ng binabanggit ng mga Jehovah's Witness. Sa English, the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty has given me life. Eh yung lumalang, nagbibigay buhay, ay ang Espiritu ng Diyos, ang hininga ng Diyos. Walang iba kundi ang Espiritu Santo. So napatunayan na po natin, Attorney Mars, yung nakasama po sa paglalang ng Ama, mm-hmm. yung Holy Spirit. Yes. Yung susunod po na patunayan natin ay kasama ho ba ang anak sa paglalang? Maganda po kasi po meron yung version niyo po sa John 1:3. Diyan po natin mapapatunayan na ang anak po ay kasama po talaga mm-hmm. sa paglalang. Ito po ay alam ng lahat dahil doon po sa pagbubukas ng Ebanghelyo ni San Juan, in the Johannine Prologue, it is clearly stated here that in the beginning was the Word, and the Word was with God,
and the Word was God. The same was in the beginning with God. Eh, napakalino po, in the beginning, sabi sa Genesis chapter 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was in the beginning with God. Kasama ng Diyos sa pasimula. Sa 3 po, napakaganda kasi kine-question po ng iba ng Panginoong Hesus daw hindi daw manlalalang yun. Kundi nilalang lang. So maganda po sa John 1:3 kung mababasa. Itong sabi, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Eh, kung wala daw po itong salita, eh, wala magagawa. Napakalinaw niyan. So ang kausap ng Diyos doon sa Genesis 1:26 ay ang salita at ang espiritu, hindi anghel. Kasi ang anghel, kapatid na Dwayne, created beings, creatures, at hindi sila creator. Amen. Napakalinaw dito sa Hebreo 1:10, ang Panginoon lang. Etong sabi, and Thou, O Lord, in the beginning has laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of Thine hands. At Ikaw, Panginoon, ang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Hindi anghel, kundi ang Panginoon. Ang Diyos Ama, Panginoon. Ang Panginoong Hesus Kristo, Panginoon. Ang Espiritu Santo, Panginoon. Hindi mga anghel yun. Amen. At malinaw din kung ating tatalataan ang isa pang pagpapatunay sa banal na kasulatan, dito rin po sa Awit, Kapitulo 33, ang versikulo po ay babasahin natin dito sa 6. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit, at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng Kanyang bibig. Yung salita, yun ang salita na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo. Yung hininga, yun ang Espiritu Santo. In fact, yung isa pang patunay na kasama doon ng salita, kapatid na Dwayne, ay mababasa din natin dito sa 119:89 ng awit, na ganito po ang ating mababasa. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. At isa pa po sa ating babasahin sa Jeremias 10:13, ganito rin po ang ating mababasa. When He uttereth His voice, there is a multitude of waters in the heavens, and He causeth the vapors to ascend from the ends of the earth. He maketh lightnings with rain, and bring forth the wind out of His treasures. Dito po, pagka siya'y nag-utos, may hugong ng tubig sa langit, at Kanyang pinailanglang ang mga singaw mula sa dulo ng lupa. Siya'y nagpakidlat para sa ulan, naglabas ang hangin mula sa mga kinalalagyan. Narito yung salita eh, no? Nung nag-utos ang Panginoon. So napakalinaw, kapatid na Dwayne, mula sa pasimula, kasama ng Diyos yung salita at yung Kanyang Espiritu. Amen. Kaya hindi pwedeng kausap ang anghel doon sa John 1:20, doon sa Genesis 1:26. In fact, yung sinasabi madalas ng mga kapatid natin, mga Muslim, na bawal daw po ang magtambal, dahil po kung babanggitin po natin yung ginagamit na aklat sa Quran, sa Surah 5:7, ito ay maimperno yung nagtatambal kay Allah, yung counterpart ng God the Father. Kaya kung susundan natin ang kanilang argumento na sila ay naniniwala na ang, kasi po yung mga kapatid at yung mga Muslim ay anghel din ang pagkaunawa nila. So ibig sabihin, gumaya lang din itong mga iglesia ni Kristo, mga Jehovah's Witness. So pag yung anghel ay itatambal mo sa Diyos, aba ay malaking kasalanan yun. Oo, pamumusong yun. Ginagawa nila yung isang
creature na co-creator with God. At hindi po natin mapapalampas at hindi po natin pwedeng hayaan ang ganitong pamumusong sa Panginoong Diyos. Kapatid na Dwayne, alam po ninyo mga minamahal, gagamit po tayo ng isang referensya ng banal na kasulatan dito sa Amplified Bible upang patunay ng ating pamamahayag, yung ating pangangaral at pagpapaliwanag tungkol sa Genesis chapter 1 verse 26 ay may pagkilala ng mga scholar ng banal na kasulatan na ito ay tumutukoy sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ito po ay hindi po saling katoliko, bagamat ito po ay isang referensya na aming gagamitin bilang produkto po ng mga scholar ng banal na kasulatan. God said, "Let us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the tame beasts, and all of the earth, and over everything that creeps upon the earth." Eh, alam mo, kapatid na Dwayne, maging iglesia ni Cristo, eh, ginagamit ang Amplified Bible, eh. Pero pagdating po sa Genesis 1:26, hindi po nila binabasa. Hindi naman po tayo dapat magtaka doon, eh. Kasi po, marami po silang mga paraphrases Bible na ginagamit na pinipili po lamang nila kung saan sila po makakakuha o makaka-take advantage. Halimbawa po, isa-isahin po natin. Yung Lamsa translation po na binanggit ko kanina, eh, sabi nila yan daw yung isa sa pinaka-accurate na translation. Naalala mo yung sa Hebrews 1:8 na sinasabi nila na ayaw nila ng translation na your throne, O God. Pero kung babasahin po natin doon sa Lapsa translation sa Hebrews 1:8, ang nakalagay po doon ay your throne, O God. Na sinasabi nilang mali daw ang salin. Pero andun sa isa sa pinakapaborito nilang Bible na sinasabi nilang accurate ang translation. At tatalon sila kay MOPA translation. Alam niyo naman, tinikling lang ang sayaw na alam ng mga yan. Mga minamahal, maliban po sa ating pag-aaral, sa tamang pangunawa ng Genesis 1:26, kapatid na Dwayne, na ang pangangaral tungkol sa banal na santatlo ay talagang pangangaral mula sa Panginoong Jesucristo. Amen. At ito ay mababasa natin doon sa kanyang Great Commission nung inutusan niya mga alagad sa Matthew 28:19, na gawin ninyong mga alagad ko. Sabi niya sa Matthew 28:19, at ito po'y babasahin natin dito sa King James Version of the Protestant Bible. "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost," or the Holy Spirit. Ano bang pagkakasulat nito sa salitang Griego? At ano ang importansya ng orihinal na wika para po sa kabatiran ng ating mga tagapanood? Babasahin po natin ang Greek text ng Matthew 28:19 para po sa kapakinabangan ng marami. Ngayon po ang ating mabasa. "Poriotentes on matitiosate pantata etne baptisontes otos es to onoma, to patros, kay to hoyo, kay to hagiyo, penyomatos." Makikita po natin or narinig po natin yung Greek word na onoma. Onoma. Oo. Yun po ay singular. Kasi po, kasi ulitin po natin, may isang Diyos at tatlong persona. Ito po ay triunity. Nagkakaisa. Now, dito po ay nabasa po natin yung onoma, which is singular sa Greek. Kasi po, kung hindi po ito singular, dapat po ang ginamit dito ay plural na onomata. O kaya names. Oo. Sa English. Now, titingnan po natin ang kahulugan ng Greek word na onoma dito po sa Greek lexicon sa page 447. "By a usage chiefly, Hebraistic, the name is used for everything which the same covers everything the thought or feeling or which is rose in the mind by mentioning, hearing, remembering the name for one's rank, authority, interest, pleasure, and command.
makita po natin dito yung authority at saka rank. Kasi po, madalas po sinasabi nila, hindi po daw magkapantay yung ama at saka yung anak. Kasi po sinasabi nila na mas maliit daw po yung, or mababa po yung anak kaysa yung sa ama. Ng anak kaysa oo. Sa ama. Pero kung titingnan po natin dito sa Greek grammar, hindi po ito ihahanay ang ama, ang anak sa ama, kung ito po ay mas mababa kaysa ano, kaysa sa ama. Mm-hmm. At dito po, singular ang ginamit. Oo. Name. Oo, hindi names. Hindi names. So, ibig sabihin, isa lang ang kanilang pangalan, bagamat tatlo ang pangalan na binabanggit, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ano ang significance nitong pagkakasulat sa Mateo 28:19, kapatid na Dwayne? Ibig sabihin po talaga ito pa talaga yung tama pong formula po ng pagbabautismo. Kaya po, dahil po hindi po, marami po sa mga kapatid natin na dahil hindi po sila, hindi po nila nalalaman yung pinakalalim na kahulugan nito, eh, alam nyo po ba, attorney, dinideny po ito ng ibang mga kapatid natin sa ibang religion at sinusunod po yung sa Acts 2:38. So, dito po yung pinapahayag na yung mga alagad po ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin po ay pinapahiwatag po ng Panginoong Isos sa simpleng paraan na meron po talagang isang Diyos na may tatlong person. Mm-hmm. Sapagkat bakit naman ihahanay yung Anak at Espiritu Santo sa Ama kung hindi sila isa sa pagka-Diyos? Oo. Eh lalabas na kung ganun nga, eh pwede pala makipisa ng oo. Diyos sa tao at sa isang active force. Oh. Kagaya ng sinasabi ng mga Jehovah's Witness. Oh. Ito po ay kabalintunan. Kaya ito pong Mateo 28:19 nagpapakita na iisa ang pangalan ng Diyos bagamat tatlo ang binabanggit na Maanak at Espiritu Santo dahil iisa lamang sila sa kanilang pagka-Diyos. At dito nga po natupad ang sinasabi ng propeta Zacarias na ang pangalan ng Diyos ay isa. Ito po ang sabi sa 14:19 ng Zechariah, "And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and His name one. At ang Panginoon magiging hari sa buong lupa, at sa araw na iyo'y magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanya pangalan ay isa." Kaya bagamat Father, Son, and Holy Spirit, hindi sinabi names. Oo. Ang sabi name, dahil iisa ang Panginoong Diyos. Doon naman tayo kapatid dumako no sa issue na hindi daw magkapantay, may pagkakaungusan daw ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo sapagkat mataas na di hamak ang antas ng Ama at si Kristo at ang Espiritu Santo ay mababa ang antas. Ano masasabi mo dito? Basahin po muna natin yung madalas ginagamit ng ating mga kapatid sa ibang religion. Yun pong nakasulat sa John 14:28. Kasi po ito po yung paborito ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo at maging sa Jehovah's Witnesses, ang John 14:28 po. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ko. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Mm-hmm. Ito po ang madalas nilang ginagamit sa para patunayan po na mas mataas po ang Ama kaysa sa anak. At dahil din po dito sa talatang ito ay ito po daw ang patunay na mali daw po yung doktrina tungkol sa Holy Trinity. Now, titingnan po muna natin dito at dapat natin unawain. Una, ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita sa talatang ito. At dapat po nating maunawaan kung bakit po sinabi ng Panginoong Hesus ang mga salitang ito, no? Ito ng panahong po ito ay nagkatawang tao siya at narito po siya sa lupa. At hindi po niya pwedeng sabihin, Attorney Mars, na ako at ang Ama ay magkapantay. Bakit po? Dahil po ganito po ang sinabi niya, siya mismo may sabi sa 1:8:54, isa po sa mga dahilan para maunawaan natin kung bakit po nasabi ng Panginoong Hesus ang ganung pangungusap. Sumagot si Hesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iyay walang kabuluhan." Mm-hmm.
Kaya nga po, hindi lang po sa Juan 14:28 mababasa natin na ganun, pati pa po yung sa araw ng paghukom na sinasabi niya sa Mateo 13:33 na walang nakakaalam ng araw ng kanyang pagpaparito maliban na lamang sa Ama. At marami po pong talata. Bakit po niya yun nasabi? Dahil po gusto niya lamang parangalan yung Ama. Kaya ko po, no, kung unawain po natin, nung bumalik na siya sa langit, pinarangalan din siya ng Ama doon sa Hebreo 1:8 na anong sabi ng Ama? Ang iyong trono, o Diyos. Dahil po ang relationship, napakaganda po ng relationship nitong Trinity. Yung anak po ay pinaparangalan niya po ang Ama, at yung Ama po ay pinapangaralangan. Napakaganda po ng relationship nitong Trinity. Dahil po yung anak ay binibigyan niya po ng parangal yung Ama. Ganun din pong Ama. Nung bumalik po ang Panginoong Kristo sa langit, Hebreo 1:8, binibigyan po ng parangal yung anak. At napakalino naman din ang patuto ng banal na kasulatan, kapatid na Dwayne, regarding sa co-equality ng three divine persons. Kanina sa Matthew chapter 28 verse 19, ang inuna doon ay ang pangalan ng Ama. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pero sa iba namang talata, pwedeng karambulahin ito eh. Ibig sabihin, magkakapad tayo sila. It doesn't matter kung anong order. Sa ikalawang Korinto, ang kapitulo ay 13, ang versikulo ay 14, ito'y napakalinaw na nauna naman na binabanggit ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Dito naman ang unang binanggit po ay ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Doon naman po sa Lucas 1:35 ay ang nauna namang binanggit ay ang Espiritu Santo. Ang sabi po ng Anghel Gabriel sa Mahal na Birheng Maria ay ganire. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. At sa unang Pedro naman, iba naman ang order. Naunang binanggit ang Ama, sumunod ang Espiritu Santo at ang Panginoong Hesukristo. At ito po'y aking babasahin, unang Pedro 1:2. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagpabanal ng Espiritu upang magsitalima at mangawisika ng dugo ni Hesukristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Nakakarambola, kapatid eh. So, ibig sabihin, meron silang co-equality. Pwedeng unahin yung Ama, sumunod yung anak, Espiritu Santo. Sa iba naman nauna yung anak, sa iba naman nauna yung Espiritu Santo. So ito mga minamahal ay biblical na patunay na sila ay co-equal. Sapagkat iisang Diyos lamang ay tatlo ang kanilang persona. Nako, kapatid na Dwayne, maraming salamat at alam kong kalalapag mo lang galing sa Rojas City. Talagang sinuong mong traffic, mapunta lamang dito sa ating studio ng Know the Truth. Ano bang yung panghuling mensahe sa mga nag-aabang ng palatuntunan nito? Mensahe ko po sa mga kapatid natin, ipagpatuloy lang po natin ang pakikinig at panunood sa programang ito. At marami po tayong matututunan na pwede po nating maibahagi sa ating mga kaibigan at sa ating mga mahal sa buhay. Naway lumalim pa po ang ating alam sa ating pananampalatayang Katoliko. At lahat po, yung po mga kapatid natin, ang mensahe ko po sa mga kapatid nating nag-aalinlangan ay magsuri po tayong mabuti. Huwag po tayong padadala sa mga sinasabi ng mga kaibayo natin sa ibang pananampalataya. Mga minamahal, para po lalo nating maunawaan ang hiwaga ng banal na Santatlo, lagi po nating tatandaan ang 1 John chapter 4 verse 16. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig noon, ngayon, at magpakailanman. At ang pag-ibig ay nangangailangan ng higit sa isang persona. Dahil kung hindi higit sa isang persona, ang Diyos,
ay hindi pwedeng sabihin that God is love. Because love is not love until it is shared and given away. Kapag wala, kung wala pong Blessed Trinity, may isang bagay ang hindi pwedeng ituro sa atin ng Diyos. At yun ang pakikipagrelasyon. Ito po si Attorney Marvin Yasos OP na nagsasabing alamin po natin ang katotohanan na siyang tunay na magpapalaya sa atin.